Good day everyone! Nandito tayo sa bahay ni Mr. DJ at sa kanyang small business, which is Drip Hoodie. Kumusta Mr. DJ? I'm Maria Marlon Porquez from BS Andrep Marikina Polytechnic College. So, kamusta ka naman Mr. DJ? Kamusta okay naman. Pamilya mo? Ano pag-aaral mo? Ako naman sa family ko. Okay naman, nakakaya naman kami ng tatlong beses isang araw. Minsan sumusugar pa ng apat. So, saan ka naman nag-aaral ngayon, Mr. DJ? Nag-aaral ako ngayon sa San Mateo Municipal College. And yung course ko is BSBA Marketing Management, 3rd year college. So, ano ang business mo ngayon, Mr. DJ? Ang business ko ngayon ay thrift hoodie o nagiging supplier na din minsan ng hukay na hoodie. Okay. Bakit mo naisipang magnegosyo at young age? Naisipan ko magnegosyo at young age kasi gusto kong maranasan yung pagiging isang businessman, business owner, at higit sa lahat. Ayokong umasa sa mga magulang ko kasi may mga gusto rin akong bilhin na medyo masyadong mamahalin. Kaya yun yung bagay na pumasok sa isipan ko kaya nag-start agad ako ng mag-business. So, paano at kailan ka nagsimula mag-negosyo sa DJ? Way back 2018, unang business ko yun, pag-resell ng cellphone. Pero hindi siya naging successful. Maraming nangyari na. Na-scam ako ng cellphone and hindi na nakabangon. Hindi na nakaano ulit. Pag-start ng cellphone, resell. Yeah. Way back so 2019 naman, nag-start ako mag-resell ulit ng Japanese bike. Nagbebenta ako ng mga below market price. I mean, kumukuha ako ng mga below market price na mga second hand na bike and then ina-upgrade ko na kahit konti tapos binibenta ko ng medyo mataas sa presyo. Then, nalugi din ako doon kasi naging one-time millionaire ako noon. Lahat ng nakinita ko noon sa pag-resell ng bike, ng Japanese bike, napunta lang lahat sa luho. Bumili ako ng cellphone, ng raketa sa badminton, and sapatos, etc. Hanggang sa, naubos yung kita ko. And then, noong 2020 naman, doon ulit ako nagkaroon ng opportunity na makapag-start ulit ang business. Pero ano ko nun eh, zero balance. Kumbaga, yung kapit, nag-isip ako kung paano makapag-start ang business kahit zero balance. So, ayun nga, yung kapitbahay namin, may kakilala siya na nalugi yung paggawa ng sapatos kasi kalagitnaan ng pandemic yon. And then, yung binibenta nila yung sapatos nila ng 100 pesos, isang box na yun, isang pair ng sapatos. And ang ginawa ko naman, consignment. Wala akong nilabas na pera, pero ako bahala magbenta sa social media, sa market. Ginawa ko, tinubuan ko yung 100 hanggang sa nakaipon ako, nakapag-start ako ng thrift hoodie. Ayun. So, paano naman ako nakapag-start? Nag-isip ako na na umaraw man umulan, nagsusuot yung tao ng hoodie. Kahit nga sobrang init, diba, nagkakape sila. Yung mga Pilipino nagkakape kahit sobrang init. So yun, naganap ako sa Facebook, sa mga page na nagbebenta ng mga, o nagsusupply ng mga bundle na hoodie. And then, doon nag-start yung pagiging pagbebenta ko ng thrift hoodie. So, lang ka naman nung nagsimula ka mag-business ng thrift hoodie? Nag-start ako ng thrift hoodie noon, 18 years old ako. So, ano ang advantage ng pagkakaroon mo ng business at your young age? Siguro, ang advantage ko is kapag lumaki man yung business ko or nalugi man to, pero magkaroon nito ako ng opportunity makapag-business in the next year or susunod. So, in future, alam ko na kung paano patakbuhin yung isang business. Alam ko na kung ano yung mga taste ng tao and alam ko na kung paano i-manage yung mga kinikita, yung profit and especially sa revenue ng isang business ko. So, Mr. DJ, bakit trip hoodie ang naisipan mong i-business at hindi sa mga pagkain? Una-una sa lahat, inventory. Wala akong mapaglalagay nun kasi yung pagkain, kailangan may storage yun eh. Kailangan may paglalagyan ka niya. And yung pagkain kasi,
kailangan mo siya mabenta within day or one week lang kailangan mo mapaubos agad kasi yung pagkain hindi siya tumatagal ng 2 to 3 days. Kaya hindi ko siya naisipan na, mag-business ng food. So magkaroon naman ang nagiging income mo dito sa business mo sa isang araw? Ang kinikita ko dito sa isang araw, umaabot ng 500 to 1,000, mababa na yun. Pero hindi ko siya masasabi na na araw-araw may kinikita ko. Kasi tulad nga, nag-aaral pa ako. Nag-set ako ng date kung kailan ako magpo-post, kung kailan ako tatanggap ng mga nag-inquire sa akin na mag-resell ng movie. So, kumbaga, kunyari, Lunes, para yun sa pag-aaral ko. Tuesday, para sa business. Kumbaga, gumagawa ako ng ng time management. So, may branches na ba itong business mo, Mr. DJ? Or, kung meron man, ilan? As of now, looking pa lang ako sa pagtatayo ng physical store. Pero hindi ko muna siya itutuloy kasi nga maganda naman yung daloy ng business ko dito lang sa bahay. May nag-walk-in na rin, kilala na ng mga tao dito. And yung mga kung yung i-invite ko sa renta, idadagdag ko na lang sa pandagdag ng mga stock ng hoodie ko. Kaya dito na lang muna siguro ako sa bahay namin. Nakaranas ka ba ng mga problema bago magkaroon ng business na to o maging successful yung business na to? Napakaraming problema. Kasi since day one pa lang, napakahirap na. Una-una sa lahat, nag-iisa ako. Wala akong katulong. May time na yung 200 pieces na stock ko na hoodie, linacho ko yun sa loob ng 3 araw. Napakahirap. May time naman na gusto ko nang i-stock kasi nga wala akong tumatangkilik ng business ko kasi una pa lang eh. Kaya nung mga time na sobrang hirap ako, kumbaga go with the flow lang ako kasi nag-i-start pa lang naman ako. So sinasabi mga problema, paano mo yun ako? Nakope ko yung mga problem ko na yun kasi may pinangahawakan akong salita eh, na sa business hindi lagi swerte ka. Sa business hindi laging may benta. Kaya dumating man yung time na wala akong benta sa loob na isang araw or dumating man yung isang buwan na wala akong benta, it's okay kasi ganyan ang business. Hindi siya laging stable. Yan. So sa pagtatayo mo nitong Deep Hoodie, meron ka bang motivation? Sino ba to? Ano ba to? Ang motivation ko siguro, yung una sa lahat, yung mga magulang ko eh. Kasi both sa only child ako, may mga pangarap ako sa mga magulang ko. And also, sarili ko. Tapos, syempre, kasama na rin yung partner ko ngayon na hindi ko naman partner sa girlfriend ko. Isa din siya sa sumusuporta sa akin, kaya patuloy ako nagdinegosyo. So, bilang isang successful entrepreneur, young entrepreneur na, so, ano may tutunan nito sa pag-aaral? Unang sa lahat, hindi ko masabi na successful na talaga ako sa pagiging entrepreneur. Pero, tulad nga, yung anong may tutulong nito sa pag-aaral? Sa pag-aaral ko, mas lalong na-enhance yung pag-iisip ko, mas lalong naging advanced yung mga klase ko. Kaya kung sila mag-start pa lang ng business, ako, unti-unti ko nang binibuild yung business ko. Kumbaga, ang pagiging advantage ko, mas advanced ako mag-isip sa kanila. So, bakit mo naisipan at young age magsimula ng isang negosyo? Naisipan ko at young age kasi masyadong may time na nape-pressure ako kung ano mangyayari sa akin after graduate ko, kung saan ako pupulutin, kung saan ako, kung ano ba magiging future ko. Kaya, nag-start talaga ako ng business at young age. Kasi, ayoko din naman maging empleyado na tinutupad yung pangarap nila. Kumbaga, binabayaran nila ako para tuparin yung pangarap nila, kaya ko naman tuparin yung pangarap ko. So, last question, Mr. DJ. Ano yung advice mo sa ibang estudyante o sa kapwa mo, young entrepreneur, sa pagtatayo ng isang negosyo? Sa pagtatayo ng negosyo, mag-start ka ng business, kung ano man yan, expect mo na hindi araw-araw laging may kita. Hindi araw-araw masaya sa pagbibusiness kasi darating at darating yung time na malulugi at malulugi ka. Pero sa pagkalugi mo na yon, doon mo mararanasan kung paano patakbuhin yung isang negosyo.
doon mo maranasan kung ano yung taste ba, kung ano yung taste o yung gusto ng isang tao. Kaya ang masasabi ko lang sa mga gustong mag-start ng business o naging start na ng mag-business, continue lang sila. Pag-aralan nila yung mga pagkakamali nila, i-build nila yung sarili nila, and huwag nilang intindihin yung mga paninira ng ibang tao kasi nga, hindi pa sikat yung business mo. Nasabi ko pa sa mga nag-start o nag-start pa. O nag-start na ng business is, tawag ito, huwag talaga silang susuko kahit anong mangyari. Yun lang. So, grabe, ang ganda ng usapan ngayon. Napaka-motivational naman yan, Mr. DJ. Sana lahat na makapanood nito, maging aras sa inyo to, maging motivation sa inyo to, magtayo ng isang negosyo, kahit napakaliit pa lang. Basta ang sabi nga ni Mr. DJ, hindi ba dapat isipin mo, hindi sa isang negosyo laging successful, dadaan ka sa isang crisis na malulugi ka. Basta set your goal. So Mr. DJ, for promotion naman ito, may page ka ba or may contact ka ba para ibigay sa mga audience kung gusto nilang mag-purchase ng iyong business? Meron. Meron akong FB page na Art Avenue on FB, and sa konta ko naman eh ipoposa lang siguro dyan sa ano, sa pag-edit. Tsaka ang gusto ko lang pala sabihin na sa mga gusto mag-start ng business na ukay katulad nito, willing ako maging supplier ninyo for ano, for only 1,500 may ano na kayo nun, 30 pieces na pure body bundle. Thank you very much, Mr. DJ.